Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Sa ulo ng mga balita, halos 500 katao na sawi sa pinakahuling pag-atake ng Israel sa Lebanon. Woolworths at Kohl's papanagutin ng ACCC dahil sa mapanlinlang na sale ng mga produkto. At bagong barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal, nagsasagawa na ng patrol operations. Sa detalye ng mga balita, hindi bababa sa 400 katao ang nasawi kabilang na ang mahigit 20 kabataan o mga bata sa mga pag-atake ng Israel sa katimugang bahagi ng Lebanon. Ito ang pinakamataas na bilang ng nasawi sa loob ng mahigit isang taon ng agresyon ng Israel sa kanilang mga hangganan. Sinabi ng Lebanese Health Ministry na nakabilang sa mga nasawi ang mga kababaihan, bata at mga manggagawa sa emergency services. Ayon pa sa mga opisyal, humigit kumulang 80,000 tawag ang ginawa noong Lunes habang para balaan ng mga sibilyan sa Lebanon tungkol sa nalalapit na mga pag-atake at inutusan sila na lumikas. Samantala, inanunsyo ng federal na gobyerno na magbibigay ito ng karagdagang $10 million na tulong sa UN upang labanan ang nagpapatuloy na humanitarian crisis sa Gaza. Ang tulong ay partikular na tututok sa pagtulong sa mga kababaihan at mga bata. Sinabi ni Foreign Affairs Minister Penny Wong na ang mabilis, ligtas at walang hadlang na humanitarian relief ay kailangang makarating sa mga sibilyan. Nanawagan rin ang Foreign Minister na paigtingin ang proteksyon sa mga aid workers. Habang kinikilala naman ang kahalagahan ng pondo, hinihikayat ni Green Senator Maureen Faruqi ang gobyerno na umaksyon sa pamamagitan ng pagpataw ng mga sanctions sa Israel at pagpapatigil ng two-way arms trade. Sa ibang balita, hinihikayat ang Woolworths at Kohl's na maging mas transparent sa kanilang mga pricing data matapos magsampa ng legal na aksyon ang consumer watchdog ng bansa dahil sa umano'y maling discount schemes ng mga ito. Inakusahan ng Australian Competition and Consumer Commission o ACCC ang mga kumpanya ng paglabag sa consumer law sa pamamagitan ng paglilinlang sa mga customer tungkol sa mga discount claims sa daang-daang produkto. Dinala ng ACCC ang kaso sa federal court at humihingi rin sila ng malaking multa para sa mga umano'y paglabag at kinasasangkutan ito ng mga promotions tulad ng price drop at down-down ng call sa loob ng 15 buwan. Sa ibang balita, inaasahan ng Reserve Bank na walang magiging paggalaw sa interest rate sa susunod na buwan sa kabila ng mataas na cost of living. Kasalukuyang nasa 4.35% ang interest rate habang ang consumer inflation ay nasa humigit kumulang 4%. Noong nakaraang linggo, binawasan na ng Central Bank ng US ang benchmark rate nito sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 4 na taon. Pero ayon kay RBA Governor Michelle Bullock, hindi sila magbababa ng interest rate ngayong taon. Samantala, tinutugis na ng pulisya ang suspect sa pananaksak sa isang 30-anyos na lalaki kagabi sa Marrickville sa Inner West ng Sydney. Naganap ang insidente bandang alas 8 ng gabi sa Marrickville Road sa labas ng restaurant na Guzmani Gomez sa harap ng ilang mga saksi. Nagpapatuloy naman ang imbestigasyon sa insidente. At balitang political tayo, bagong polling data na nagpapakita lumalayo na mga Australians sa Labor. Halos pantay ang Prime Minister at opposition leader sa laban para sa pinakamataas na posisyon. Ang suporta ng mga botante para kay na Anthony Albanese at Peter Dutton ay parehong nasa 35%. Habang ang natitira ay undecided at ayon sa Resolve Political Monitor Analysis para sa The Sydney Morning Herald. Balita naman tayo mula sa Pilipinas, agad nagsagawa ng patrol operations sa Escoda Shoal ang barkong ipinalit sa BRP Teresa Magbanwa ayon sa Philippine Coast Guard. Bagaman hindi pa pinapangalanan ng NATO ng barko, sinabi ni PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balilo na nagsasagawa na ng ilang serye ng patrol operations ang NATO ng barko sa palibot ng Bahura. Ayon pa kay Balilo, tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng patrol operations upang matiyak na hindi mapapabayaan ang Escoda Shoal.
balitang sports naman tayo. Gold medal at best finish sa kasaysayan ng paglahok ng Pilipinas sa FIDE Chess Olympiad. Sa ulat ng Philippine Star, inangkin ng mga Pinay wood pushers ang ginto sa Group B sa women's section ng 45th Olympiad. Ito ang unang gold medal ng bansa matapos bumandera sina Sherry Joy Lumibao, Catherine Pereña, Shirley Kua at Beverly Mendoza sa Group C noong 2006 Turin edition. Ito rin ang best finish ng Pinas sa pool ng mataapos o tumapo sina Jeremy Fontanilla, Mila Emperado at Maria Cristina Santos Fideer sa 22nd place noong 1988 edition sa Thessaloniki, Greece para sa mga naglalaro ng chess. At para naman sa lagay ng panahon, sa Perth, magiging maulap at 22 degrees Celsius. Sa Adelaide, may mga pag-ulan at 22 degrees. Sa Melbourne, maulap din at 23. Ganun din sa Hobart at 17 degrees. Sa Canberra, maulap at 24. Kapareho sa Sydney, pero maaraw at 25 degrees Celsius. Sa Newcastle, maaraw din at 27. Ganun din sa Brisbane at 27 degrees. Mainit din sa Cairns at 30. At sa Darwin ay maulap pero mainit at 33 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.